topic natin at lulutuin natin ngayong araw na to. Ginisang talong, kamote at bell peppers. Yes, pwedeng pagsamasamahin ito kung hindi nyo ginagawa. Masarap to, manamis-namis. Garlicky ang gagawin nating taste. Maganda sa inyong utak, mata, tiyan at pwede sa diabetic. Umpisahan na natin. So itong ating hiniwang kamote ay iprito muna natin ng konti. So yan, habang pinapaliwanag natin para nagsisimula na siya. Inilagay na po natin yan sa mantika. Konting mantika lamang para nasisimula na siyang maluto. Yan, habang nagsasalita tayo. So itong ating kamote ay piprituhin. At habang piniprito natin yung ating kamote, pwede nyo nang lagyan ng konting pampalasa itong ating talong. Lagyan natin ng asin, konting asin, at konting paminta. Yan. So ito po ang mga ihahanda ninyo. Okay? So meron tayong pampalasa, bawang, sibuyas. Ipiprito natin yung ating talong mamaya at yung ating kamote. Inuna na po natin yung ating kamote. At sa bandang huli, ilalagay natin yung ating bell peppers. Ang iba pa natin mga pampalasa, meron tayong asin, oyster sauce, asukal, at konting tubig. Lalagyan din natin ng paminta mamaya. Pwede din ng toyo, kaunting mantika. Nasa sa inyo na po kung lalagyan ninyo ng cornstarch. Pero dahil malapot na ang ating oyster sauce, pwede nang hindi lagyan ng cornstarch. Siyempre, minsan sa probinsya, wala naman tayong cornstarch. So, itong ating pinipiritong kamote, maganda po ito. Kasi yung ating kamote mayaman sa vitamin A at C. Manganese, copper, vitamin Bs. Maganda po yan. May potassium din siya, may niacin, may fiber. So, lahat ng vitamina at mineral na kailangan nyo nandito sa ating kamote. Napakasustansya po nito. Ang maganda dito sa kamote, meron siyang soluble at saka insoluble fiber. Soluble at insoluble fiber. So, maganda to din para magkaroon ng good bacteria ang ating tiyan. So, yan yung gusto ng ating tiyan. Anti-cancer din kasi may anthocyanin siya. At sabi ko nga, di ba, maganda sa utak tsaka sa mata. Utak kasi anti-inflammatory. Mata, marami pong beta-carotene ng ating kamote. Ito po yung mga nagagawa ng ating kamote. So yan, prito lang po konti hanggang sa maluto siya. At mamaya naman, ipiprito din natin. So mga siguro mga 2 to 3 minutes kasi kailangan po ang kamote tsaka yung ating talong lutong-luto para walang solanin. Mas gusto natin siyang kainin bilang lutong-luto. Anong solanin? Solanin ito kasi yung sabi nila, hindi daw natin pwedeng kainin ng hilaw yung solanin. So, dapat matanggal natin. Ito kasi yung mga gulay na may solanin. Yan. So, high heat. Pwedeng medium heat. Bahala na ko kayo kung ano yung gusto ninyo. Yan. Gisa-gisa lang po. Pwedeng. Ang maganda dito sa atin kamote, kulay violet. Pero pwede din po yung kulay yellow na kamote. Yan. Prito-prito lang. Na-discuss nga natin na napakaganda nito sa ating utak, mata, tiyan. At pwede po sa diabetic ha. Kasi ang kamote, medium glycemic index to. So, mas ginagamit niya ng mas matagal yung sugar. Hindi yung biglang gamit ng sugar. Yan. Tapos, ang isa pang important na sahog natin, itong ating talong. Yan. Ang kagandahan dito sa ating talong, marami din po itong phenolic compounds yung ating talong. Ibig sabihin, antioxidant siya. So, para maiwasan yung mga sakit, yan yung ginagawa niya. Bukod pa po doon, anti-cancer to, yung anthocyanins niya at yung chlorogenic acid niya. Maganda din po ito sa inyong heart, utak, mata kasi meron siyang vitamin A.
So yung vitamin A, may lutein, may zeaxanthin siya para sa mata, hindi tayo magkaroon ng katarata at saka yung macular degeneration. Yung polyphenols niya, pang diabetic din. Okay, matagal pa po eh. Niluluto pa natin. So ganito lang. Pang diabetic din. Para hindi agad gamit. Yung unti-unti yung paggamit ng sugar. Yan. So gusto natin lutong-luto yung ating mga kamote. Tapos mabalik tayo dun sa ating talong. Dun sa ating eggplant. Ano. Maganda siya sa utak kasi may anti-cyanins, laban sa pamamaga ng utak at saka sa magandang daloy ng dugo. So ito, pag gusto nyong gumanda yung memory ninyo, diba gusto natin yung talaga yung nadadaluyan ng dugo lahat ng parte ng ating utak. Yan. Niliit-liit ko para mas madali siyang maluto. Kasi pag medyo malalaki, edi mas mahirap maluto. Magtatagal tayo. Ito, mabilis din lang to lutuin. Yan. Tapos itatabi lang natin kasi ang next naman nating ipiprito ay itong ating eggplant. Yan. So ipiprito naman natin yung ating eggplant na kanina naman eh inano natin, nilagyan natin ng timplada. Yan. So kailangan lutong-luto din yung ating eggplant. So lagyan muna natin. Okay. Less mantika, okay lang. Yung iba, nilalagyan pa ng cornstarch yung ating eggplant. Kaya lang, ang problem ko po doon, mas mag-a-absorb siya ng oil. So, better, less yung kanyang cornstarch para hindi mag-absorb ng oil. Tinatabi ko lang para mas malaki yung surface area ng ating eggplant o ng ating talong. Ang isa pa nating ilalagay natin dito, ito pong ating bell pepper. So nakita natin, may yellow, may green, may red bell peppers. Ang unang nahihinog o pwedeng kainin ay yung green. Tapos magte-turn siya ng yellow, magiging orange, at magiging red. So pinakamatagal kunin dun sa bagging yung pula. Pero alam nyo, itong pula, 11 times ang beta carotene to. Kaya itong niluluto natin, maganda talaga to sa... Maganda to sa ating mata. Yan. Pwede nyo i-adjust yung heat ninyo. Pwede tayo mag-add ng konting oil pag medyo natuyuan. Sabi ko nga, medyo... Kaya ginagawa natin na lutuan ay yung less o yung hindi dumidikit. Yan. So, gisa-gisa lang ng ating eggplant. Kailangan luto na yung ating eggplant. Tapos mamaya, mag-gisa-gisa naman tayo ng ating... Yan. So, iprito lang yung ating eggplant. Kailangan very luto. So, mabalik tayo dun sa ating bell peppers. Ano? Yung ating bell peppers, anti-cancer to kasi maraming vitamin A and C. May fiber din po. Kaya itong lahat ng niluluto natin, maganda sa tiyan. For diabetic, yes, matagal ang pag-absorb ng sugar kapag ito yung inyong ipinangsahog. Yan. Lumiliit din po siya itong ating eggplant. Antioxidant, vitamin A, C, and E. At para sa eyes, merong beta-carotene. Yan. So, niluluto lang natin mabuti. Ito pong ating bell peppers, kahit nga hindi siya gaanong igisa, okay lang eh. Kasi nilalagay nga siya sa salad ng hilaw. Ang kailangan lang nating lutuin mabuti ay itong ating eggplant at saka itong ating kamote. Yan. So, mamaya po, pagluto na itong ating eggplant, ay magigisa na tayo. Yan. Ilalagay na natin sa side. Okay. So, isa side ko na kasi lumambot na siya. At
gisa naman ang next kong gagawin. Iayos ko lang siya. So, habang naluluto pa siya dyan. Okay. Ang next naman natin, magigisa tayo. Yan. So, konting oil na lang po. Konting-konti. Lalagay na natin yung ating sibuyas at bawang. Yan. At hahalu-haluin na ho natin. Bakit sala? Kailangan kasi na prito muna mabuti yung ating mga gulay. Pwede rin kasi pagkasabay, hindi siya naluto mabuti. So, kaya nila last ko. Tsaka natin pagsasama-samahin. Yan, halo-halo lang, halo-halo. Pagluto na po, pwede na natin pagsama-samahin. Yan, katulad ng ginagawa natin. Pwede nyo na pong i-prepare yung sauce nyo beforehand. Kaya lang ngayon, hindi ko, yung mga pampalasa natin, hindi ko lang ginawa kanina kasi gusto kong makita nyo ano yung mga ingredients na ilalagay natin. Okay, pwede nyo nang, yes. Kasi nga, akala nung iba, hindi natin pwede pagsamahin. So, may konting water. Kung gusto nyong may sauce yung inyong niluluto, lalagyan natin ng konting paminta. Although naglagay na tayo kanina. Konting sugar. Kung may sabaw kayo, pwede din naman yun ang ginamit ninyo kanina. Sugar ang nilalagay ko. Tapos, konting toyo. Pwede pong toyo kung wala kayong oyster sauce sa bahay. Pero kung meron naman, mas masarap din na merong oyster sauce. Ayan. Lagay na po natin yung ating oyster sauce. Ayan. One. Two. Yan. Kung gusto nyo pa pong mas masabaw yung niluluto ninyo, pwede pa kayong mag-add. Depende. Yan. May konti pang water. Kung gusto nyo. Tapos ilalagay natin yung makulay na bell pepper. Yan. Kung gusto nyo mas malapot yung sabaw, pwede kayong maglagay ng cornstarch. Pero hindi nga lahat ng bahay may cornstarch, kaya ako hindi na. So, nakita natin yung garlic, ano, ayan. So, kaya sabi ko sa inyo kanina, ito, manamis-namis, garlicky, malasa, savory, ika nga, English, pero ang ganda ng kulay. Yan, pwedeng afterwards, low heat na lang Yan, ilo-low heat. Pag nakita nyong lutong-luto na, so yung garlic, onions, yan talaga. Kung meron pa kayong berdeng dahong gulay, a little better. At least, ginawa nyong lutong-luto itong ating gulay. So, sana po nagustuhan nyo. Kasi ito lahat pwede itanim sa likod bahay Kamote, bell pepper, tsaka talong. Mabilis yung patubuin ito lahat. Kahit yung mga dahong sibuyas. Okay? So, luto na po. Ready na kumain si Doc Willie a little later. Salamat po.